Ako nagkakaroon din ako ng maraming katanungan. Meron ba silang mga tinago na impormasyon? Meron ba silang hindi sinabi sa amin at hindi rin nila sinabi sa World Health Organization? At nagkakaroon din ako ng katanungan, bakit after this announcement, yung Brazil, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang programa at ngayon nga, they're preparing for their dengue vaccination next year. Okay. Pero, una-una, bakit kayo nagpasya na gamitin ang dengue vaccine ng Sanofi? Ang usapan ng dengue vaccine, nagsimula yan 2010. Mm-hmm. No? At patuloy siya na pinag-uusapan dahil nga ang laking burden ng dengue, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa na may dengue. And sa Pilipinas, yung binigay sa akin na datos, yung mga 205,000 a year yung nagkakasakit. Ang cost ng dengue, 16 billion a year. At yung 205,000, yun lang yung may sintomas. Merong 75% to 80% na walang sintomas. Ang nakakalungkot, Henry, nakalimutan natin kung gaano katindi ang dengue. Na yung bang alam mong walang gamot, alam mong takot na takot ka, at andun yung departamento na marami namang mga eksperto na naghangad. Sorry. Na naghangad na bigyan ng solusyon. In fact, ang World Health Organization, sometime in 2010, I think nilabas ito ng 2012, ipinakita nila ano ba yung mga strategiya para sugpuin ang dengue. Ilang taon na patuloy nating sinusugpo ang dengue sa paraan ng paglilinis, pagpatay ng mga breeding sites, lahat ito ginawa natin. Pero ang katanungan, bumaba ba yung incidence ng dengue? Bumaba hindi. Ba? Hindi. Okay. Patuloy siyang tumataas and 50%, more than 50% ng incidence ng dengue, lalo na yung mga medyo na ospital, ay nasa tatlong rehiyon. Hindi po ito desisyon na ako lang, hindi po ito na sinimulan lang nung pagpasok ko. 2014, I think June or July, Secretary Ona already announced na magkakaroon ng bakuna ng dengue sa 2015, probably middle. At sinabi niya na rin na the department is contemplating putting it in their public health program. Pero sinabi niya rin na wala pa yung presyo at hindi pa napag-uusapan. Yung in-announce ni Secretary Ona yun, anong vaccine ang nire-refer niya? Dengue vaccine na gawa ng Sanofi Pasteur. Itong Sanofi? Yes. Okay. Kasi siya lang naman talaga. Si Secretary Ona ang nagsimula nito? The talk started during his time. Aha. Dalawa po kasi nung inabutan ko ang dengue situation sa DOH. Dalawa po ito. Meron pong mga pinag-uusapan yung trials on the dengue vaccine. Meron namang isang trial, medyo eksperimento na gamot daw sa dengue. Mm-hmm. So dalawa 'yon na inabutan ko. Tinuloy namin yung pag-uusap sa dengue vaccine dahil yun naman ay tinututukan din ng WHO at ng ibang mga bansa. Pero yung dun naman sa gamot, marami pong nakikita na medyo hindi tama. Ito yung ACT-RX, TRI-X. Kaya pinahinto po namin yun dahil yung po ang pumapalo sa medyo eksperimento na hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, yung TRI-X, iba ito, ilinayin lang po natin. Yung TRI-X, iba ito doon sa Sanofi, doon sa Dengue. Iba siya. So, ginamit niyo itong TRI-X, pinag-eksperimentuhin rin para labanan yung dengue. Una, pinag-eksperimentuhan siya para labanan yung malaria. Malaria. At sa pagkaka, ang report sa akin is that hindi siya, pumalpak siya. Okay? Okay. At, sino nagpasimuno nito? Si Secretary. Dun sa investigasyon, si Secretary Ona daw. Uh-huh. Okay. Nag-eksperimento siya sa mga liblib na lugar ng Palawan. Hindi wala sa tamang proseso. Base doon sa investigasyon, kasi hindi siya in-approve ng Food and Drug Administration, hindi rin siya binigyan ng permit ng Research Institute of Tropical Medicine, at nagkaroon din ng maraming objection sa Department of Health. Kaya akala nga nung lahat na wala yun. Nung merong nanay sa Palawan na lumabas at nagreklamo na yun nga ang ikinasawi ng kanyang anak, biglang nag-imbestigaan DOH. So hindi lang ito unang pagkakataon na nagkakaroon ng kontrobersya doon sa vaccine laban sa dengue. Kung hindi, nagkaroon na pala ng experiment noon at meron na disgrasya. Anong year po yun? Hindi ito vaccine. Ay, hindi vaccine. Gamot siya. Alleged na gamot daw. TRI-X.
RX Triact, parang isa siyang herbal. So sinabay siya, ongoing yung bakuna na tinitingnan din, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng ilang pang mga bansa at ng WHO. Meron naman dito sa kabila, yung isang eksperimento para sa isang gamot na na-discover nung grupo at mga kasamahan ni Secretary Ona. Okay. So habang pinag-uusapan itong Sanofi, itong Dengvaxia, nagkaroon din ng parallel experiment sa mga tao. Yes. Dito naman sa Palawan. Sa Palawan, and then din in-expand siya sa, I think, anim na hospital sa Metro Manila. Okay. And then nung naabutan ko nga, meron ng parang national rollout. So kaakibat ng DOH, ang DOST, ang Department of Science. So alam din ang DOST yun? Yes. Nung nakaraang DOST. Nung DOH Secretary, si Secretary Ona. Yes. Yung Secretary ng DOST. Yes. Kaya nga kami nagkaroon ng katanungan na kung ito ay gamot at dapat nasa FDA ito, Food and Drug Administration, at nasa RITM, hindi sa Department of Science and Technology. Okay. Okay. Balik tayo dun sa isang issue. Pero mahalaga ito, itong sinabi nyo na sa Palawan, na ginawang experiment sa Palawan, under ONA, Secretary ONA, na apparently illegal. Kung wala sa tamang proseso, hindi dumaan. Pero yun talaga ang highly unethical at yun talaga ang kumbaga sa pananaw ng mga scientist, yun talaga ang parang ginawa mong guinea pig kasi hindi siya dumaan sa tamang proseso, hindi siya dumaan sa tamang trials, wala siyang permiso ng Food and Drug Administration. Ikaw niya may namatay? May nagreklamo at yun ay inimbestigahan. So maganda siguro diyan matingnan natin ano yung naging resulta. Okay. Doon po tayo sa merong report yung investigative team ng ABS-CBN na nakipag-meet daw kayo sa mga Sanofi officials sa Pransya, which is labag sa sinasabi sa batas. Okay. Unang-una po simulan natin, yung bae talagang nagpunta ako sa France para sa Sanofi, yung bae dinaanan namin dun sa habak ng meeting na yon. So una po talaga namin pinuntahan is Netherlands dahil humihingi kami ng tulong sa kanilang Department of Foreign Affairs dun sa problema natin sa arsenic contamination sa Pampanga. Nagpunta rin kami dun sa Water Institute at nagkaroon ng maraming meetings hanggang Belgium, hanggang dapat merong pipirmahan na administrative agreement. Ito po ay naiwang kontrata, usapan between the Philippine government and the French government nung pagbisita ni President Hollande. Okay. Unfortunately, nung andun na ako, nasabihan na merong mga question ang Ministry of Health doon kasi sinama yung hospital management. At nung nakita ko nga, sabi ko, sinong naglagay dito ng mga dagdag na servisyo na hindi pwede yung mga emergency medicine? So, ano po ito? Tungkol sa vaccine yung pinag-usapan niyo o tungkol sa... It's an administrative agreement on emergency medicine and disasters ng French government. Okay. Yung at buong trip kasi yun is an EU. Okay. An EU-sponsored, EU-funded. Okay. Kasi tumawag kami sa kanila na maski may pera tayo sa problema ng tubig at kalusugan dun sa mga affected areas ng arsenic, wala tayong expertise. Hanggang napunta na sa France, dahil dun sa France, pinag-usapan nga yun sa OECD. At tama po yun, no? Nagkamali po talaga ako. Kasi I was being asked about a dinner that happened 2 years ago. Mm-hmm. But let me put it categorically. Doon sa report, dininay ko raw. Ang sinabi ko nga is mukhang wala akong natatandaan. Kasi ang natatandaan ko, yung meeting ko doon is sa Lyon. Kasi ang purpose is makita yung facility. Okay. No, i-categorize ko lang, Henry, no. Yung pagpunta doon, hindi na magdi-dinner ka na isang supplier ang kinakausap mo, no. In fact, naalala ko pa nga noon nung pagdating ko doon, tumawag pa si Ambassador Lazaro sa akin. Ang sabi niya, daanan mo rin yung isang vaccine factory. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Mm-hmm. Kaya lang wala na kaming oras. Tapos hindi nila ma-arrange kasi holiday. Okay. Parang assumption. Kung merong mali siya 'yon. Anong tumawag si Ambassador Lazaro? Hindi pa. Okay. Papunta pa lang. Kung may mali siya yun, bakit all throughout
meron kaming kasamang kasamahan natin sa Department of Foreign Affairs. Yung una po talaga kasing intensyon, well, ando dun yung pag-uusap ng lalabas bang bakuna, kailan ba, magkano ba talagang presyo. Kasi dun sa mga press releases ni Secretary Ona, inuulit-ulit din yun. Mm-hmm. Hindi lang naman Pilipinas ang nagtatanong, buong mundo nagtatanong, dahil may sakit ka na walang gamot. Mm-hmm. At dapat mong malaman, because you have to prepare for dengue. Yeah. Are you going to prepare for the vaccine or hindi ba siya kaya at maghahanap ka ng ibang alternatibo? Ang major purpose na tiningnan po namin ang facility, dahil sa RITM, meron pong vaccine facility tayo na gumagawa ng bakuna sa tuberculosis, BCG yata, kung hindi ko nakalimutan. Nung pagpasok ko sa opisina, and when I assumed the post sa DOH, nagulat ako kasi hindi ito umaandar. Ay, hindi ako makasiguro, pero nung tinanong ko magkano ba ito, ang naibigay sa akin na figure is around 400 million. Kung ikaw naman ay DOH secretary, andiyan dyan yung isang makina na dapat nakikinabang tayo at hindi umaandar, maghahanap ka ng paraan. Okay. Nagkaroon pa ng pangalawang kontrata para naman sa pagre-repack ng pentavalent vaccine. Ito po yung pinabid ni Undersecretary Ted Herbosa, siyang chairman ng BAC. Kaya lang ang sabi ko, kung babayaran natin ito at itutuloy natin ito, hindi pa nga umaandar yung unang makina. And it was another 400 million plus. So, as you sabi niyo, doon sa mga structure, bottom line is, yes. Naging white elephant. Yes. 400 million. This is a vaccine facility na inilalagay sa bansa natin. So, yung pangalawa, hindi namin binayaran yung kontrata. Dahil, ang una kong katanungan, sino ang magpapatakbo dito? Pangalawa, sino ang bibili ng bakuna na ito? Sino ang magtatao dito? Dahil yung isa nga hindi maayos-ayos, what was the role of Sanofi? Sila ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bakuna. Marami na, alam ko si Secretary O, na marami na rin nilapitan para ayusin yun. At kung pwedeng tulungan kami at no cost to the Philippine government, mapaandar yung mga makina sa RITM. So pinagawa yung mga building ng walang... Ano siya, machine siya. Oo, hindi siya mapaandar. Okay. So, ang sa dami ng in-approach, nakiusap kami sa Sanofi, ang dami niyong eksperto, baka pwede niyong tingnan, ayusin niyo. Marami nang nilapitan. Pinaka mataas na facility at ang tagal-tagal na in vaccine production. Ang daming bakuna na nasa kanila. Nasa kanila yung rabies, nasa kanila yung polio. Ang pagpunta niyo sa Pransya para tingnan. Nung kausap ko kasi sila sa Pilipinas, hindi sila naghihindi sila, pero hindi categorical na no. Sinasabi nila na mahirap. Nung dumating kami sa France, pinakita nila na ito yung Paris, kung saan kami. Ito yung syudad, parang Manila ito. Pupunta tayo sa Lyon, dun yung aming factory, France din yan. Nung makita namin, malapad siya na lupa na parang bundok. Ang sinasabi niya, unang-una dapat ganito, wala kang neighboring areas. Pangalawa, yung tubig mo sobrang malinis. Kasi hindi pwede ang bakuna makontaminate. Bottom line is, they would not say yes or no because may political implication eh. Kasi may existing project na hindi umaandar. Pero pinapakita nila na yung hinihingi mo at pinapaayos mo, ang hirap gawin kasi nasa Metro Manila siya. Okay. Pero doon sa documents, doon sa report, ayon sa DFA, pinag-usapan raw yung tungkol sa even sa presyo ng Dengvaxia. Kaya nga ibabalik. Tungkol sa market ng Dengvaxia. Uh-huh. Ibabalik nga natin doon sa usapan. Kailan ba nagsimula ang mga usapan tungkol sa dengue vaccine? 2010. Ang daming naghihintay, private doctors, mga pasyente, mga ospital, including the Department of Health. Uh-huh. At ilang beses na nagtatanong ang mga tao magkano ba? Precisely si Secretary Ona, 2014 pa lang, nagtatanong siya magkano ba? I-implement namin yan, pero wala bang presyo. So, kung meron akong tinatago, I will not do it in the presence of DFA. Alam naman po natin na transparent yan. Nung pinupost nila, sabi ko, naku, mukhang hindi namin kaya yan kung base lang dun sa existing namin na budget. Ang mas maganda niyan, kasi ang iniisip mo, paano makakatulong yung presence ng bakuna sa mga Pilipino.
Kaya ang pinupost ko sa kanila, maganda siguro niyan magkaroon kayo ng scheme na pagka merong private corporations na gusto ng corporate social responsibility, mag-adapt sila ng mga school na i-sponsor nila. Okay. Doon sa proseso ng pag-approve, pagbili, lisensya? License? Yung vaccine, marami pa rin pong dokumento na lumalabas na maraming opposition doon sa mga experts na na kausap nyo doon sa desisyon at even some DOH officials. And despite that, sabi nila, pinush nyo pa rin. Ang maganda niyan, tingnan po natin ang pangkabuhan yung buong papeles. Kasi sino ba yung totoong eksperto na kausap ng Department of Health? Kasi pagka ganun, ang kausap mo ay yung mga eksperto sa pagbabakuna at eksperto sa infectious disease. Okay. Ang DOH, matagal na po yung nag-work on dengue. I think 1993, 1997, ang dami nang. In fact, ang dengue ay na-discover sa Pilipinas. Kaya ang unang name niyan is Philippine Hemorrhagic Fever. So, kung titingnan mo, hindi po totoo yun na marami nag-object at pinilit ko. Yung sinabing may mga expert, lahat kasi ngayon nag-claim na eksperto sila eh. Pero sino ba ang talagang totoong eksperto? The DOH is on top of the situation. The DOH has the authority to say kung ano ang gagawin, ano ang nangyayari, at sila dapat ang pinapakinggan natin. Nakakalungkot, Henry, na sa panahon ng na ganito, ang kalusugan ay ginagamit na vehicle ng iba para lituhin ang mga tao. I understand the concern. At kailangan nga itututukan kasi maski kami, galit na galit kami nung malaman namin yung announcement ng Sanofi, lalo na nung nakita mo severe dengue, nanay din ako, anak ko na bakunahan din. Ako na bakunahan din. So, ang tiningnan ko, bakit ganito? Pero nung tumatawag na kami sa mga ibang bansa, ano ba yung interpretasyon? Ano yung nangyayari? Kaya nga, minsan, mahirap kasing nag-announce sila ng una. Kasi nagbigay sila ng takot na lito ang mga tao. Hindi pwede yung announcement nila, akala nila technical people ang makikinig. Kasi be social media. Okay, we'll try to get back to that. That was Henry Umaga Diaz talking to the former health secretary, Janet Guerin. She was just explaining to us how she reacted when she found out about that announcement of Sanofi. Is that live? Okay, we'll try to get that feed again. She was explaining how she felt when she first heard about the announcement of Sanofi Pasteur about the negative effects of the dengue vaccine, Dengvaxia. She was saying that it was wrong for the company to make that kind of announcement, which caused panic to the people. And she was saying that it was as if the manufacturer was talking to health experts and not the public itself. Now, earlier, she somehow admitted that she was in a meeting with officers of the manufacturer Sanofi Pasteur in Paris in 2015, but she said that she was with other Department of Health officials at that time, and there was no malice in that meeting. In an earlier report by ABS-CBN News.com, she initially said that she did not meet with officers of the manufacturer Sanofi Pasteur in Paris in 2015. She said that she only met with the French health minister, but now she is admitting that she has met with Sanofi Pasteur people. This was for various concerns about Dengvaxia, including whether the vaccine was going to come out and about the pricing. She said her trip to Paris was mainly for an administrative agreement between the Philippines and French government about emergency medicines for disasters that was yet to be signed, and that dinner was not the main purpose of her trip. When Henry Umaga Diaz asked him about this issue and if she's being blamed about this whole Dengvaxia mess, she says that she wants to wait for the clarification
of the World Health Organization about the matter first, and more explanation from Sanofi Pasteur about the negative effects of Dengvaxia. In an earlier report also posted on ABS-CBNNews.com, the World Health Organization had already denied recommending the use of Dengvaxia, but only coming out with guidelines on how dengue vaccines should be used. Now, former Secretary Guerin saying she herself has a lot of questions about this pronouncement and this announcement by Sanofi Pasteur, because she's saying that Brazil is still continuing with their dengue immunization program using Dengvaxia. Guerin was saying that talks about the use of a dengue vaccine for the country and an immunization program for the Philippines started during the term of her predecessor, then Health Secretary Enrique Ona. She also revealed that there were other medicines considered, and there were experiments that were conducted. And the medicines that were used were not approved by the FDA, and the experiments continued despite objections from members of the DOH itself. She also made a revelation of a mother, an allegation of a mother saying that the vaccine used in an experiment caused the death of her child. Those experiments were held in Palawan and other areas of Metro Manila. Again, we'll try to go back to Henry Umaga Diaz and former Health Secretary Janet Guerin when we get a clearer signal. We're taking a quick break. We'll bring you the business headlines also when Top Story returns. What do you need? City Mall Shop is good. Every day it's so cool. What do you need? Oh, at City Mall it's so near. Every day see you here. What do you need? Oh, at City Mall it's a treat. Every day it's a feast. For every day, all I need is City Mall. Hair problems? Transform it. All new CreamSilk customized solutions with advanced hair reborn technology. Make your hair lively straight, resiliently strong, and irresistibly smooth. All new CreamSilk.